kumusta po yung visit ko? Ay, talaga natutuwa naman po tayo sa mga nagawa na po natin itong araw nito. Kahapon, presidente ng Vietnam, makausap po natin. At parang, hindi ko naman masasabi matagal ko siya nakakilala, kapag ko lang siya nakakilala. Pero ang ganda nung mga naibahagi niya sa atin, na parang nakakakumbinse na maayos yung ating magiging relasyon sa kanila po. Nun. Konting-konting minor na issue lang na madaling isolve ang na-bring up kahapon. Itong araw na to, mausap natin si Dr. Kissinger, itong hinanda ng Synergos ng mga NGOs na ang dami ng may participation sa Pilipinas at yung pagpapatuloy ng gawain nila. May mga concerns sa bringing up rin. At karamihan po naman doon, nga doon sa masasabi nga natin ginagawa na o tinatalaki na ng gobyerno ngayon, o malapit na umpisahan yung mga concerns na naibanggit nila. At yung pangako na rin na patuloy sila magtutulong doon sa ating mga pangangailangan sa ating pumbansa. Ngayong hapon, gumumpisa na rin kami doon sa mga business na sa jampake natin dito. Yung AES Corporation, makakausap pagkatapos natin dito at makakatulong sa atin doon sa energy security. Plus yung dagdag nga doon sa investments na ginawa nila. Bukas, kung di ako nagkakamali, ang pinakamaraming sa mga negosyanteng makakausap natin dito. Parang bukas, karamihan ng 13 lakad bukas, puro mga negosyante. Sir, balik dun sa bilateral with the Vietnam President. Di ba may invitation siya na Pupunta tayo dun. Silang host ng ASEAN, so dapat kailangan ito pasalamatan sa pag-host nila ng buong taon. Hingin tayo na suporta ng Human Rights Desk kay talaga sa Maynila at sa Pilipinas. So, yung i-work out ng ating Department of Foreign Affairs at saka kay Foreign Ministry, no, actual na pensa sa pagpunta sa Vietnam. At natutuwa natin yung pag-unawa nila na na-cancel yung state visit dahil nga sa nangyari sa Carino Grandstand. Naunawaan naman rin po nila yan. At inaasahan nga tayong matuloy doon, magkakaroon ng pirmahan ng 4 na kasunduan pagdating ng biyahe natin sa Vietnam. Speaking of the hostage taking, do you still continue to receive questions regarding the incident? Meron naman, lalo dito sa mga dayon, mga hindi Pilipino. At syempre, hinihintay yung, kasi alam niyo yung report, meron din mga other recommendations, yung institutional changes, procedural changes. Yung tinatalakay pa nila Secretary De Lima, Secretary Robredo, at yung tatlo pa ibang miyembro, para may part 2 yung kanila report nung mga dapat baguhin para lalo mapaktibay yung ating mga pwersas ng seguridad. Naapektuhan ba yung efforts nyo nung hostage taking? Palagay ko nasagot naman natin na maayos lahat ng mga tanong na itanong sa atin tulad ng sa Wall Street Journal kanina. Meron mga magtatanong pa rin siguro, pero basta naman may demonstrate natin na meron nga itong trahedyang to, pero hinahabol natin na maniguradong walang matulad dito ulit. Palagay ko rin, nandun na tayo sa landas ng pag-lockdown itong suliran nito. Maganda yung komentaryo po ng gobyerno ng People's Republic of China, pinahiwatig nung, at sinabi nung kanilang ambassador na nagalak sila doon sa unang pagbabasa nga nila, nabigyan sila kaagad ng kopya. At ito nga patungo doon sa pag-ano naman natin, pag-ano normalisa ng relasyon sa kanila. So sa Pilipinas naman, medyo mainit pa rin po yung usapin ng wedding. Excuse na lang. Medyo under fire pa rin po si Yusek po. Ano po yung plano niyo? Well, meron nga kami plano, no? Inatasa ko si Secretary Robredo, come up with a comprehensive plan. Meron akong at least yung conceptualization ng mga dapat gawain, binigay na po niya sa atin. Yung kay Yusek po, no? Kay Director General Versosa, huwag po natin kalimutan na si Bishop Cruz, kung di ako nagkakamali, nagsabi na rin report, their field reports, no? So, meron po report, ngayon may allegation, kailangan mapatunayan one way or the other. At meron na po tayong itinalaga para suriin nga yung kung may base o walang base itong mga akusasyon sa kanila. Sir, nag-offer mo mag-resign si Yusek Puno? Yeah. Dapat naman, normal naman no, sigurong maasahan natin doon sa mga taong hindi kapitoko sa pwesto na yung honor na po nila nakataya dito, kung hindi sila nakakatulong doon sa ating hinahabol na pagbabago sa gobyerno, talagang parang pagpapatuloy yun ng kanilang commitment na tumulong. Ngayon, sa ngayon, no, tinask ko, sabi ko sa inyo, Executive Secretary, yung ating legal counsel, na tingnan lahat itong mga recommendations na ito. Magiging baliwala naman po yung trabaho nila. Kung agaran, isang tao na ayon sa batas natin ay presumed innocent, kaagad sasabihin natin guilty.
No, so meron naman hong proseso. Dapat naman no, kung kaya ko ibigay yung proseso sa kalaban, eh pati naman hong kaibigan at kakampi, meron rin yung proseso pagdadaanan na hindi na lang, kumbaga, may humiling na biktihin yan, binikti ko na kagad. Hindi naman ho yata tama rin. Sir, nag-claim po siya na may demoralization, ay, demolition job. Are you aware na pwedeng may mga ayaw na lang sa kanya, sa kanyang posisyon? Pwede ho yun, no? Kasi tinanong mga ho niya, sabi ko nga, isa rin kailangan natin bantayan dyan, itong mga taong nung kami nasa oposisyon na pinag-iinitan, kasama na namin, sumama sa lahat ng paghihirap na dinaanan namin, eh alam naman po ng iba na sobrang lapit sa atin itong mga to, kung matatanggal lahat ng taong malapit sa atin, papalitan ng mga hindi kasing lapit, o baka naman yung susunod na grupo niyan ay kalaban na. Na paano naman natin maasahan na tutulong sa gusto natin baguhin ang lipunan, mga sistema, mga institusyon. So conscious po tayo dyan. Kaya naman ho, kung meron akong loyalty na asahan sa kanila, may loyalty rin naman ho tayo sa lahat na bibigyan naman natin sila ng tamang mga proseso at hindi tayo magpapadala sa haka-haka o sa suspicion lang o sa allegation na baka wala naman base, no? Sir, may allegation po sa Archbishop Post na si Vincent Deposito parang inabot po yung administration sa wedding po exposed. Pakiulit? Parang nakiusap kay Archbishop Cruz na to go easy on the Aquino administration. The Archbishop Cruz is a very opinionated person. I think I've come out publicly asking him to dialogue if he wanted to, and I think he answered that he didn't want to. I will even invite you to Google his pronouncements about me personally from even the campaign period, and I think you will see that Archbishop Cruz, entitled to his opinion, does not think highly of it. So that's okay with me. That's part and parcel of the territory. No? Ngayon, yung sa sinabi niya, paano ako magkukomentaryo sa lugar na wala akong personal knowledge? Hindi nga ako kinakausap. Paano ako malalaman kung sinabi sa kanya yun? Hindi ko naman nakikita rin yung pinsa ko para matanong sa kanya kung meron ganyan. Ilang araw na po tayo nandito sa Amerika, inaasikaso natin dapat ang sex screen dito. Pero hindi po kayo nakiusap kayo. Maliwanag po sa akin na hindi lang sa hindi ako tumatanggap sa sino mang wedding lord ngayon. Nung nakikipag-ugnayan sila nung araw, hindi ko drinable. Talagang sinarado ko po yung pintuan at nirisko kung pupunta sila sa bakalaban natin. So, klaro po sa akin, no, kung isang araw ako naman ho ituturo nila nakikinabang dito, no, aliwanag po sa akin na talagang maski paano ako balibalikta rin at suriin, talagang ala po tayo kinalaman dyan. Ngayon, ayoko hong magpalabas lang na manghuhuli tayo ng ilan dito at ilan dyan na napakaliliit doon sa totem pole. Gusto ko mahabol yung mga hepe. Gusto ko hong manigurado na hindi tayo gagawa ng mas malaking problema sa pagsukpo ng wedding. So kailangan ho ng planong matino at comprehensive. Hindi ho pwedeng pabarabarat. Hulaan na lang natin, iwido-wido natin yan. No? So on that note, sir, yung sabi ni Senator Miriam Santiago, yung mga singsens pa rin daw po at sinaatong pa rin ang nakikinabang sa wedding. Nag-privilege speech po siya sa Senado. Do you intend to look at basta meron tayong mga leads na natanggap, no? At yun po sinusuri na ngayon na makinaw ko lang otoridad. Kasi ulitin ko lang ako, no? Kung wala tayong mapeprebahan dyan, di wala tayong mapapasok sa korte. Wala tayong mapapasok sa korte, no? Wala na pala. Wala rin nangyari. Kailangan, no, meron tayong sufficiente ebidensya para manalo tayong kaso sa korte at masakdal at makulong yung kinaukulan. Kung sino man sila. Sir, may allegations niya si Archbishop Cruz. And sir, ano po yung evidence ang kailangan para masabi niyo magiging kumbinsido kayo na... Hindi niya ako kailangan kumbinsin. Binigyan na kami ng lead. Thank you. O, di bahala na ngayon yung mga ahensya na suriin. Pero kung sasabihin ko naman sa iyo lahat ng susuriin nila, di, para sinabi ko na ito itago nyo, yan ang itago nyo. Eh, hinahanap nga namin. So, pabayaan na muna natin sila kung paano bibigyan ng preba na ito ay may kasalanan o walang kasalanan. Sir, last question. Yung kay Kissinger, siya ang unang business group na amin. Ano may pangako ba na kung ano ang... Si Dr. Kissinger, ang expertise niya sa foreign relations. At huwag natin kalimutan, siya ang natalaga Secretary of State nung panahon na nagkaroon ng opening up ng relations ng Estados Unidos at saka ng People's Republic of China. So, ngayon, no, na iba na ang estado siyempre ng People's Republic of China, maganda makita ko sa nagmula at anong palagay niyang direksyon
nito ng Estados Unidos at saka ng People's Republic at iba pa mga isyu sa ibang parte ng mundo tulad sa North Korea. Marami siyang insights. Huwag natin kalimutan ang tagal na niya na nando sa world stage. No? So, tayo yung nakikibahagi lang doon sa kanyang dunong para mag-guide rin yung ating foreign policy. Thank you. Thank you. Thank you.